nang gigil kay. Magandang umaga mga ka-aircon natin sa pagkakalit sa YouTube channel. Ito yung mga tabla. Sa ngayon mga ka-aircon natin, sandito tayo sa Alunga Fairview, no? 380, pero bolt on. Ha? Bolt on. 380. Mayroon silang yung may kakabit na, no? Ha? Kahit yung may speed ka pa, no? Sa Liano Road. Sa may, ito pa na, no? Palito. So, samahan nyo kami mga ka-aircon natin sa, no? Sa ngayon, Roger, mga magtanong ng 5-3R para gamitin natin yung auto na power supply, no? So, ito na mga ka-aircon lovers, ano? Naikabit na natin yung plate ng indoor, no? Then, bubutasan na natin yung fader para daanan dun sa copper tubing, no? Na refrigerant. So, pag ganito mga aircon lovers, hindi ko na na-videoan yung actual na pagkabit ng plate kasi nag-layout din ako sa ano, outdoor, ano. So, ito na yun. Gumagamit po kami ng ano, coring para mas maganda yung butas, no? So, hindi masisira yung pader. Kaya maganda, kaganda nito kahit na, ano, kahit na may bakal. Kaya niyang putulin. Isang Daikin na aircon po ito. So, mapapansin natin, hindi natin dinikit sa kisame, ano. Ang tama lang, kasi pag service tayo, maglinis, dapat may ano tayo. May service space para sa paglinis ng aircon, no. So, yun lang mga ka-aircon lovers, sa ito. Siguro sa wala pang ano to, ilang minuto lang to, butas na to, ano. Sa gusto magpakabit ng aircon, na kontakin nyo na lang kami dito sa number na to, ano. Then sa FB page, Hermata Ref Aircon Electrical Services. Ayan. Sorry, kompleto po tayo ng gamit, no. Kung mga ganitong nag-install dapat, kailangan yung makuha nating installer kompleto sa gamit para iwas sa berya, no? Yan. Kapapansin nyo, nasa kaliwa po yung butas, yan po yung standard. Yung iba kasi nasa kanan, putok po yun, medyo mahirap pa pag nilinis na karoon ng dumi sa likod. Yun na hindi na tayo malilinis yung pinakalikod noon. At unless yung i-fall down mo, no? So, ayun na, oh. Bumakat na yung sa likod. So, ngayon, dandanin natin yun rin pero sa yung pag barina yan kasi nga, para hindi matibag yung pader ng bahay ni customer, no? Yan. Saka nakapintura pa naman tapos on matibag. So, dito lang natin, back to back lang to. Meron na akong layout dyan, kaya nung may hagdan, dalawa hagdan dala namin para hindi pahiram-hiram, ano. So, ganun lang mga ka-aircon lovers. At saka yung mga customer na gusto magpakabit ng aircon, about aircon na pwede kami, ano, prep and aircon kami, and then electrical. Ito, lalatagan pa namin electrical yan kasi outdoor ang supply niyan. So, wala siyang abang. Ayan. Kung mapapansin nyo, nandyan na yung ano niya. Oh. Yung pinaka-layout to. Oh. Medyo malabo lang, pero may lapis na yan. Na, ano na yan. May marking na yan. So, i-ano na lang natin dyan. Ayan. Ipo-focus ko. Ayan. Ayan o. Oh. Mapapansin, may guhit. Dyan natin nilalagay yung bracket ng condenser. Mga ka-aircon, ano. Ayan, tapos siguro hindi ko na ma-videoan yung iba dahil ayan, kagaya niyan, yan na yun, naikabit na. Then leg fisting. Ayan. So, ganoon na mga ka-aircon lovers, ano. Ayan, gumamit tayo ng nitro na 400 PSI. Yan na yung pinaka-indoor niya, naisabit na natin. Ayan na yun.
Nakaligtas pa po yan. Ayan. Then, yun. Nakaandar na. Yan yung ampirahin natin. Then, yan yung sa suction temperature, no? Yung sa copper niya. Tubing. Yan yung running pressure niya. Yan sa, yan dito, yan sa indoor supply. Yan yung room temperature na reading natin, ano. Yan, salamat, Daiken. Saka salamat sa mga nanonood. Yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na lang. Maraming salamat.